So, dito po papakita natin ngayon yung problem nito, no? Bakit may mga station na okay, may station naman na hindi. So, mapapansin nyo dito, ito may connection, ano? May linya yung pula, may linya yung asul. So, makakapagbigay ng supply, no? So, pwede nyo i-on yan. Bubukas doon, no? Makakapagpalsa kayo. Since dito, hindi pwede dahil putol, no? So, ito mapapansin nyo, putol siya. Tinanggal ko lang. So, yan, i-coconnecta natin, ano, meron siya na putulan dito. Ayan, ano. So, ihihinang natin siya dyan para magkaroon siya ng contact. And then, ito, mapansin nyo, okay, ano, ito, okay. So, gumagana yan. No? Ito, ganun din, okay yung asul, pero yung pula, nakadisconnecta. So, wala rin siyang supply. Dito, nakakonekta yung pula, nakatanggal naman yung asul. Ayun, no? So mapansin nyo sa kalumaan na ano, ayun yung isa natanggal na rin, no? Doon sa may tornilyo. So ayan ang mga ayusin natin ngayon. Dito po, tatlo lang yung nakabit natin, ano? Kasi ito, problem na dahil sira na yun dito. So, meron siyang resistor, ano? Nagko-control sa gitna. So, ito, hindi ko na muna gagamitin itong dalawa. So, pinutol ko na lang muna siya. Then, lalagyan na lang natin yan ng tape. So, for the meantime, yung tatlo magagamit, ano? So, ayan. Testingin natin ngayon itong tatlo. Tatlo yung nakabit. So, yan lang natin testingin natin. Check lang natin siya, ano. So, the rest naman, mayroong connection. Punta rito. Punta sa supply, ano. Pag nag-on ka, meron yan. Off. Then dito, may connection tayo ulit. Off. Then, papunta rito, may connection ulit. So, dito po, wala na. Dahil wala na itong isa.
No? Wala tayong kulay blue ron. So hindi na to i-on kasi wala naman supply yan. So ayan lang muna temporarily. O ikakabit natin ngayon is yung takip na, no? Pansin nyo yung dalawa, yun ang sablay, ano? Ito yung tatlo ang titestingin natin ngayon. So, papalsak muna natin siya. So, yun, pansin nyo, ito yung tatlong meron, ano? Ito yung dalawang wala. So, on natin. Titestingin natin ngayon siya. Pansin nyo, ang voltahe niya is, may time kasi minsan bumababa. Pero 215 volts, 214. So, pwede na siyang gamitin natin, ano? Yan. Nyo, yun yung bolts niya, no? Pangalawa. Okay. On natin. Yun. Steady na siya. So, 214 volts. No? So, okay na lahat. So, ito po. Ito yung resistor na sinasabi ko kanina, no? Na nasira. Ito po ay nakalagay doon sa gitna, ano? So, yan po, kung bibili kayo nito, mahirap na kasi magdugtong, eh, no? So kung bibili naman kayo nito, meron niyang kulay, no? Yun lang ang bibigay niyo doon sa bibilan niyo para yun din na mabigay sa inyong kapasity. Ayan, pwede na po siyang gamitin. Ngayon, safety, tanggalin na po natin ito. Tanggalin natin ito para safety po, no? Para balanse sila. O, lagyan na natin ng tape ito. Ibig sabihin yan, hindi po pwede yan gamitin. Natin tatlo. So, sana po ay nakatulong ng konti sa inyong panonood. Ngayon, gusto niyo pong makita, titestingin natin ngayon sa electric fan, ano? Pasak natin ngayon itong isang extension, no? Kasi bitin, eh. So, ayan na yung ating extension, no? Then, ayan tayo dito ng electric fan. So, try natin ngayon itong pasak. So ito, palsak natin ngayon. Although ito, hindi na tayo malilito, no? Kasi may tape na. Nice. So palsak nyo dyan. Then on. Then yung electric pa natin, on din. So yan na po. Gumagana na siya, no? Then try natin sa kabila. On ulit. Okay na po. Then off. Try natin sa kabila. Okay. Then on ulit. Okay na po. Okay. Convincing. Thank you po sa inyong panonood.